Labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Christine. Ito po, pero hindi pa tapos ang kanyang kwento. Marami pong nagulat at natakot sa mga projections sa mga weather forecasters na maaring mag-U-turn ang bagyong Christine. Nandito po ngayon si Christine at pagdating po ng bukas, Sabado, eto na po siya. Pero ayon po sa projections na base sa mga weather models, pagdating po ng bandang alas 2 ng hapon ng Linggo, October 27, maaaring umikot o bumuelta si Christine at bumalik ng direksyon. Dito po banda yon, yung kanyang U-turn ko sakali, mga 1,200 kilometers ang layo mula sa Pangasinan. Actually, malapit na po sa Da Nang sa Vietnam. At mula riyan, maaaring tumungo ito pasilangan sa direksyon naman, direksyon ng Pilipinas. At sa weather modeling po, pagdating po ng Miyerkules, nato na po si Christine, mga 700 kilometers lang po ang layo mula sa Pangasinan. Pero para po malinaw, ang mga ito ay weather modeling lamang at maaari pa pong magbago. So wala pong kasiguruhan yan, lalo't next week pa yan at marami pa ang mga pwedeng magbago. Ang nakikitang dahilan ng pag-U-turn nitong si Christine ay isang high pressure area sa bandang Vietnam at China. Bakit po may epekto yung high pressure area sa isang bagyo? I-imagine lang po ninyo na ang high pressure area ay parang maraming taong nagsisiksikan sa isang lugar. Kaya't wala na pong ibang makapasok at tinataboy ang mga bagong parating. At para rin po malinaw, wala namang kasiguruhan na kung mag-U-turn nga itong si Christine ay kung aabot nga ba siya ng Pilipinas. Wala pong sigurado doon. At ito po ang isa. Meron pong namumuong tropical depression dito naman sa silangan ng Pilipinas na kung makapasok sa PAR ay tatawaging si Bagyong Leon. Teka, saan nga siya? Ay, ito. Ay, medyo malayo nga. Sa ngayon po, ang pangalan niya ay Kong Ray. Pero kung sakaling umabot siya sa PAR, siya po ay tatawaging Leon. Itong si Leon ay maaaring dahilan sa... Ito raw pong si Leon ay maaaring dahilan ayon sa ibang tao kung bakit umaaktong babalik si Christine para daw silang nagliligawan, si Leon at si Christine. Ayon po yun sa mga haka-haka dahil daw ito ang tinatawag na Fujiwara effect. Pero hindi po ganun yun. Masyado pa silang malayo sa isa't isa. Ito po si Leon at ito po si Christine. Malayo masyado para magkaroon ng Fujiwara effect. Ang Fujiwara effect, kung saan ang dalawang bagyo ay parang nag-iikutan sa isa't isa, ay nangyayari lamang kung nasa 1,400 kilometers na lang ang layo ng, o yung distansya ng dalawang bagyo. Ngayon kasi po, sa layo nila, nasa 3,000 kilometro pa ang layo nila o doble po ng kinakailangang distansya para sa Fujiwara effect. Tingnan naman natin ang magiging panahon sa darating po na undas, November 1. Ay, palitan lang po natin ng konti itong ating mga... Okay, bayan mo na siya. Sa araw na yan, November 1, posibleng nasa West Philippine Sea na po, malapit sa Luzon, ang bagyong si Christine. Balik natin sa tracking. Okay, ito po si Christine. Base po sa windy, may chance ang magpaulan ang trough o yung extension nito sa Southern Luzon, kabilang po ang Mimaropa at Western Visayas. Ayon pa sa PAGASA, posibleng ulanin ang natitirang lugar sa Luzon dahil po sa pag-iral ng easterly wind sa silangan. Pero isang linggo pa naman po yan, kaya't pwede pang magbago ang forecast, sabi nga natin. Kaya't lagi maging updated sa lagay ng panahon. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.